Tila ba hindi nagustuhan ni Attorney Harry Roque ang batas na isinusulong ni Senatora Pitulfo na i-decriminalize ang media sa Pilipinas? Ayon pa kay Attorney Harry Roque, hindi ito naintindihan ni Senadora Pitulfo, kaya umalma si Attorney Harry Roque sa kagustuhan ni Senadora Pitulfo na i-decriminalize o alis kulong sa mga libel charges laban sa mga lehitimong journalist, ngunit hindi sa mga nagpapanggap na journalist sa social media, particular na dito ang mga vloggers. Ayon pa kay Attorney Roque, hindi naintindihan ni Senadora Pitulfo dahil kung gusto daw niya na i-decriminalize, dapat para sa lahat at hindi para sa legit na media like TV5, JMA7 at saka ABS-CBN. Sa panahon daw kasi ngayon, ang daming kumakalat na fake news sa social media. Meron kasing isang abogado na vlogger na dinidebunk si Senadora Pitulfo sa kanyang programa na Tulfo in Action. Tinanong din ni Attorney Harry Roque si Senadora Pitulfo kung sino ba ang maghuhusga kung totoong media o hindi. Para naman sa ating good news sa interview ni General Macanas kay Attorney Rocky Balisong, in fairness daw sa panel ng prosecutor, very fair sila kahit pa medyo delikado ang pagsumite nila ng motion for inhibition dahil nga may kapangyarihan si Secretary Boying Rimulya na baguhin ang desisyon ng panel. Pero umaasa pa rin sina Attorney Balisong na papayag sila na ombudsman na ang hahawak sa kaso dahil kung si Roy Mabasa, kapatid ni Percy Lapid, gusto ay hustisya. Ganon din si General Bantag dahil walaan niya itong kasalanan. Bad news naman para sa Team Bantag sa pagtutol naman ni Boying Rimulya at saka Mabasa family na dalhin sa ombudsman ang pagdinig sa kaso sa pagpatay kay Percy Lapid. May pahayag ang spokesperson ng Department of Justice na si Mico Clabano. Meron daw kasunduan noon pa ang Department of Justice at ombudsman na pinagtibay kapag ang kaso daw ay about sa crime at murder, ang office ng Department of Justice ang meron daw jurisdiction, pero meron naman daw karapatan ang ombudsman lalo na kapag government official ang involved. Kaya lang sa agreement na pinagkasunduan ng ombudsman at saka Department of Justice, mas bibigyan ng priority ng ombudsman ang pag-imbestiga sa graft and corruption sa mga government officials. Pangalawa, ito yung bago. Naku, kanina lang ako pumutok ito. Nagulat din ako na mayroong agreement na ganyan. Yung kasunduan eh. Kausap ko kanina si Attorney Mico. Attorney Mico Clabano. Spokesperson ng Department of Justice. Naitanong ko kasi sa kanya yung motion for pinag-i-inhibit sila. Di ba mayroong pinail na motion para mag-inhibit daw sa kaso at wala daw restriction, hindi OJ, Prosecutor's Panel. Ginawa ng kampo ni General Bantag at abogado niya noong last Monday, di ba? Pero silang motion ko na. Ngayon, tinanong ko kay Attorney Mico Clabano kanina sa interview ko sa television, sa radio, dahil radio TV tayo tuwing umaga. Ang sabi niya, Mike, ganito, meron ng agreement noon pa. Noon pa meron ng agreement o kasunduan. Yan. Agreement, kasunduan, or pinagtibay. Ano bang Tagalog pa dyan? Yan na yan. Ugnayan. Kasunduan. Hindi, may signing eh. So kasunduan yan, hindi lang ugnayan. Merong kasunduan. May pinagtibay. Base sa dokumento. Between Office of the Ombudsman at Department of Justice. Tinanong ko, anong laman? Sabi niya, tungkol sa mga iniimbitahang kaso, iniimbestigahang kaso. Okay? So, lumalabas, pag ang iso ay tungkol sa crime, criminal, murder, basta ganon, yun ang magkakadugtong yan eh. Criminal, tapos may crime, so may murder, kung ano man, ang Office of the Justice Secretary or Office ng Department of Justice at Prosecutor ang merong jurisdiction. Merong jurisdiction, ha? Yun po yung sinasabi. Kaya ano naman ang trabaho ng ombudsman? Sabi niya, sa batas, karapatan din ng ombudsman, lalo na kung government official lang involved. Kaya lang, doon sa agreement nila, mas bibigyan ng priority ng Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga sa graft and corruption sa mga government official. Anti-graft body kasi ang Office of the Ombudsman, ang Justice Department, abogado ng
bayan, tagapagtanggol ng bayan, tagapagbigay ng proteksyon para sa katarungan, justisya, Justice Department yon. So malinaw na yung agreement na yan, meron ng division of labor. Itong ombudsman, itong gagawin mo, itong Justice Department, itong gagawin mo. Kahit na may mga batas na sinusunod, pero merong agreement na pala, yan ang pwedeng sundin. Sabi ko, ano yun? Ano yung agreement na yun? Yung ba yung pwedeng gamitin ng panel of prosecutor doon sa may hawak na double murder case laban kay Jer Bantag at iba pa? Sabi niya, kasi hindi naman niya sakop yun, sabi niya, ay hindi lang namin alam. Pero kung baka gawin nila yun. Kung gagawin nila, sa kanila yun. Ang kanya, ang purpose niya, sinasabi lang niya na merong agreement. Base nga doon sa tanong kong, anong dating sa inyo nung motion na pinag-i-inhibit kayo? Sabi niya, no, okay lang yun. Part ng demokrasya, part ng strategy ng abogado yan. Yan ang gusto nila eh. Pero kami naniniwala, meron kami ang jurisdiction. Yan ang sabi ng attorney. Naniniwala kami na ang Justice Department merong jurisdiction sa kaso. Pangalawa, meron pang agreement na ganito o kasunduan. Wow. So abangan natin. Kaabang-abang talaga ang mga nangyayari. Okay? So intindihin nyo mabuti ha. Para maintindihan nyo ang galawan dito sa balitang ito. Yan ho yung... Kaya yung title, dalawa, pero magkaibang isi yan. Magkaibang usapin yan. Yung isa, nga, General Bantag, natutulungan nga ba ng mga social media? Natutulungan ba ng social media? Kaya tanong. Okay? Kung tingin nyo natutulungan, ay bahala kayo. Kung sa tingin ninyo hindi nakakatulong at lalo sa nadidiin, bahala rin kayo. Kaya tinatanong ko kayo dahil ang taong bayan aware at active sa social media. Dito at sa abroad. Actually, marami nga tayo napapansin na dito kampi rito, kakampi doon, nasa gitna rito, ganun, lahat na klase. Eh kaya nga tinatanong ko ngayon, sa tingin ninyo makakatulong or nakakatulong nga ba ang social media? Yung mga interview, kaliwat kanan, na social media, at ng iba pang mga kumukuha ng impormasyon. Yan ang tinatanong ko sa inyo. Kung ano yung sagot dyan, malayang malaya po kayo. Ito lang isyo ng kontrata o agreement kasunduan ay pinarating ko sa inyo dahil po yan ang na-discover ko kanina umaga sa television. Interview live sa television. Ayun. Okay? So, malaya po kayong makapag-comment-comment dyan. Meron pang isa pero related din dyan. Ito nga ho. Si General Bantag at iba pang mga dating opisyal na kasama ni General Bantag na suspendidong Director General ng New Bilibid Prison ay patuloy na sinisilipan. Ibig sabihin, hinahanapan, sinisilipan nito ang kasalukuyang officer in charge na si General Gregorio Katapang ng kung ano-anong na-discovery pagkatapos niya mag-take over doon. So, tuloy-tuloy. Hindi ko alam kung anong motibo nila. Pero napansin ko lang, tuloy-tuloy. Dahil, kung niyo mapapansin, serious yung mga akusasyon. Una, nung mag-raid siya, marami na-discovering kontrabando. Binintang niya sa nakaraang administration, nakaraang management, sabi ni Katapang. Tapos, yun nga, tunnel, discovery, ganon-ganon, may kontrata raw, under daw Katapang din. Tapos, mayroong mga kabayo, kambing, at saka manukan doon, kung ano-ano, under Katapang din daw. Yung lahat ganon ang sinasabi, ano, under Bantag, sabi ni Katapang. Tapos, ngayon, ang pinakahuli, medyo nakakagulat ito kasi napakalaking pera ng involved. Corruption yan, delikado, kaya nga, plunder daw ang pwedeng ipail na kaso. Pero ang laman po ngayon ng balita, abay, si Katunying ay naglabas po ng isang explosive na balita. Pinamalita po niya na noong 2019 ay nagkaroon po ng final conviction si Senator Raffy Tulfo para sa libel. Bagamat wala pong kulong, siya po ay na-fine, no, at nagbayad ng danyos, pinagbayad ng danyos. Ito po ay dahil sa isang artikulo na isinulat ni now Senator Raffy Tulfo sa Abante, no? At ang sabi nga daw niya ay yung nagrereklamo na Mr. Guy ay marami raw kaso, no, pero pinaayos daw niya doon sa then Secretary of Finance, no, at naging dahilan para siya ay ma-convict sa libel. Nagulat ako na yung desisyon na conviction of libel ay sinulat ni Justice Marvick Leone, no, dahil ako po matagal na ako naniniwala na ang libel po ay unconstitutional at nagkaroon nga po kami ng view sa Human Rights Committee na ang criminal libel sa kaso ng Adonis versus Republic of the Philippines ay paglabag sa karapatan ng malayang pananalita. At ang sabi ng UN Human Rights Committee dun sa kaso ni Alexander Abdonis, no, dapat talagang i-repeal ang libel law sa Pilipinas dahil meron pong alternatibo. Ito po ang civil libel at hindi po ito proportional doon sa nais makamit ng batas na protektahan
ang privacy ng mga nais na manahimik, no? So ang aking paninindigan po talaga, libel ay labag sa malayang pananalita at yan po ang dahilan kung bakit yung buong karera ko, no, nakatutok po talaga para itaguyod yung kalayaan ng malayang pananalita. So bakit controversial po ito na na-convict si Senator Raffy Tulfo noong 2019? Kasi sang-ayon po sa Omnibus Election Code, kapag ikay na-convict sa isang krimen involving moral turpitude at ang libel po ay merong moral turpitude, hindi ka po pwedeng kumandidato sa haba ng 5 taon matapos ikaw na ma-convict. So kung 2019 yan, 2020, 21, 22, 23, 24, hanggang 2024, hindi siya dapat makatakbo. Now, ano po yung legal na basihan na sinabi ni Tuning na pwedeng matanggal si Senator Raffy Tulfo? Ang kaso po ay T versus Electoral Tribunal. Itong si T po ay kalaban ng kapatid ni dating kongresista Pichay, no? Eh, siya po ay kumandidato noong panahon na nag-three term na yung kapatid niya na si Congressman Pichay. At from the very beginning po, chinallenge ng kalaban niya na si T yung pagiging kandidato kasi na-convict din po itong si kapatid ni Congressman Pichay for libel. At gaya ni Senator Tulfo, wala namang pagkakakulong pero merong penalty, merong fine at saka merong civil damages. Now, ang naging decision po ng Korte Suprema dito sa T versus Electoral Tribunal, abay mala, maliwala kayo't hindi, pinatanggal po, pinaalis bilang congressman itong si Congressman Pichay at pinaupo itong si T na naging kongresista noong mga panahon na yon. Pero ano po ang pagkakaiba ngayon nung kasong yon sa kaso ni Senator Raffy Tulfo? Well, unang-una, wala pong kumuwestiyon sa kandidatura ni Senator Raffy Tulfo. Yung kaso po na T, pagsampa pa lang ng kanyang kandidatura, kinuwestiyon na po dahil meron ngang disqualification. At hindi itinigil nung kalaban yung kanyang pag-challenge sa candidacy ni Congressman Pichay. E dito po kay Senator Tulfo, walang kumuwestiyon. Nung tinignan ko pong internet, maraming mga artikulo na nagsasabi na bagamat kandidato nga si Senator Raffy Tulfo, meron siyang conviction at merong desisyon na T versus Electoral Tribunal. Ano pong ibig sabihin ko? Ang ibig sabihin ko po, sino ang magrereklamo para patansikin si Senator Raffy Tulfo? Number one po yan, walang nagreklamo. Hindi gaya dun sa kaso ni T. Pakalawa po, wala po talaga nag-question dun sa kandidatura. So, yung kaso po ng T, ang naging dahilan sa kanyang pagsipa bilang isang kongresista ay yung tinatawag na material misrepresentation sa Certificate of Candidacy. Dahil sa simulat-mula pa, kinu-question na. E ngayon, sabihin na natin merong material misrepresentation, pero walang nag-question. So sino magko-question? Hindi naman po pwede na basta-basta na lang mangyayari yan kasi hindi po automatic yan. Patlo, ang malaking pagkakaiba, deklarado bilang senador si Senator Raffy Tulfo at dahil walang kontrobersiya pagdating sa COMELEC, ang tanging body na mayroong jurisdiction kung papaalisin sa Kongreso si Senator Raffy Tulfo ay ang Senado mismo. Nakasaad po yan sa saligang batas, no? Na tanging Senado mismo ang mayroong kapangyarihan na magdisiplina sa kanyang mga miyembro. So nakita niyo po yung pagkakaiba ng T at saka ng kaso ni Raffy Tulfo, no? Ang pinakamalaking importansya, ang pinakamalaking diferensya, sa mulat mula ginawang issue yung whether or not disqualified si Congressman Pichay dun sa kaso ng T, at dito naman kay Senator Raffy Tulfo, walang kahit sino na kumuwestiyon sa kanyang kandidatura. Now, sabihin natin na meron ngayon magkukwestiyon, saan siya pupunta? Well, ang teorya ko, tanging Senado lang ang pupwede ngayon magdesisyon kung siya ay karapat-dapat na umupo. Siguro ang magiging dahilan na ngayon, hindi yung kanyang conviction mismo kasi nakasaad sa batas na yun ay ground for disqualification sa pagtakbo. Pero dahil hindi nga naging issue na habang siya'y tumatakbo, parang too late na nailabas ngayon siya'y nakaupo na. So, anong po pwedeng ground? Yun na nga po. Kailangan ihain ang isang reklamo sa Ethics Committee at sabihin nagkaroon ng material misrepresentation at yan ay isang dahilan para hindi siya karapat-dapat na umupo sa Senado.
Pero ano ba ho ang kasaysayan ng Senate, ng Senado pagdating sa pag-expel ng kanilang miyembro? Eh halos wala po. Bakit po? Eh siyempre, halal kasi ng taong bayan niya. Wala rin pong pagkakaiba yan doon sa disqualification na hinain kay Presidente Bongbong Marcos. No? Ang general inclination ng mga hukuman ay hayaan ng taong bayan magdesisyon. Basta ilabas kung ano yung katotohanan. No? Kung merong kaso, ilabas yan at kung siya'y mahalal, eh husgan na ng bayan yan. Pero hindi kasi ako bihasa talaga sa election law, po pwede rin na siguro may magdala sa COMELEC at sabihin na yung kanyang certificate of candidacy ay null and void ab initio. Ibig sabihin, walang visa sa mulat-mula kasi nagkaroon nga ng tinatawag na material misrepresentation. So, in addition to the Senate, baka po pwede na may magreklamo sa COMELEC at sinabi, magsabi na merong material misrepresentation at dahil dyan ay ipakansela pa rin. No? Pero sa akin po, malabo yun. Kasi nga po, parang nawalan ng jurisdiction na ang COMELEC mula nung siya'y nadeklara. At tingin ko po talaga dapat idulog yan sa Senado. At hindi po yan automatic. Dapat magkakaroon ng pagdinig. At alam niyo po, bilang dating congressman, iba kasi yung sabahan. Importante kasi yung samahan sa Kongreso. Dahil kung hindi magkakaroon ng consensus, walang batas na maisa sa batas. Walang panukalang batas na maisa sa batas. So importante yung samahan. At judging from the recent cases na dedesisyonan ng mga Senado, lalong-lalo na yung kay Grace po, no? Eh tingin ko, magkakaroon ng samahan, kumbaga boto ng mga magkakasama at hindi po yan mapagbibigyan na matatanggal si Senator Rafi Tulfo. Ako naman po naniniwala sa demokrasya. Ang tao ay nagsalita, so kinakailangan igalang ang desisyon ng taong bayan. Siguro mayroong pananagutan nga kasi hindi naging tapat doon sa kanyang certificate of candidacy, pero ulitin ko po, no? Hindi ko po alam if that is a ground para baliwalain yung milyong-bilyong bumoto kay Senator Rafi Tulfo. Sa demokrasya kasi, talagang yung desisyon na nakakarami ang mananaig. Okay? So, anyway, yan po naging desisyon ng taong bayan, tatanggapin po dapat ng lahat yan. Okay? So, tingnan po natin, no? Gigi Balyokanog, nakakamiss po ang live nyo, attorney, condolence po sa buong pamilya. Maraming salamat po. Si Mark, if walang na-question kay Tulfo, then panahon na ngayon na question siya dahil pwede ba yun isang convicted isang senador? Well, gaya na akin sinabi po, no, parang kung merong magko-question, dapat Senado lang po ang magde-decision yan. Dahil nakasaad naman talaga sa ating saligang batas na tanging Senado mismo ang po pwede mag-decision dun sa mga issue kung dapat bang merong member na dapat ma-expel. No? Now, tapos si Liza Lamera, dapat ang kasuhan ng libel yung mga hindi totoo ang sinasabi, pero kung totoo ang sinasabi, bakit kakasuhan ng libel? Aminin na lang ng mga pumupuna kay Rafi Tulfo, better sila kasi bistado. Okay? Ano pa? Si Belia Makasil, di ba? Medyo tumpak ang sinabi ko na hindi basta-basta na matatanggal kasi mayroong dapat pagsusuri kasi may something na dapat rebisahin. Haha, thank you, Attorney Harry Roque. Kapakaganda naman ang mga komento ninyo, ha? Napakalalim, no? So, meron pa po, no? Hindi nga po alam ng taong bayan. Ito po ay galing kay Myla. Myla Alzate Torres. Hindi nga po alam ng taong bayan na ganyan pala si Tulfo. Ang batas talaga natin unfair. Yan po ay galing kay Myla Alzate Torres, no? Tapos, sino pa ba? Maraming pong comments masyado, no? Si June Solomon, meron pong nag-file ng DQ sa COMELEC kay Rafi, yung dating asawa ni Rafi na si Ligob. O, tama po, pero kung hindi naman niya linabas yung kanyang conviction for libel, edi hindi po yan talaga magiging ground para siya ay ma-DQ. Okay? Tapos, intindi, ustedes sir, thank you. Sino po ito? Intindi, ustedes sir, thank you for that information. Si Evelyn Libet. Okay? Tapos si Roden Santa Rosa, magaling na nandiyan si Senador Rafi Tulfo dahil mas marami siyang mabubungkal na kalokohan ng gobyerno. Okay, marami po pong mga komento pero nasa lamay po ako ng aking team ngayon. So magpapaalam na po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at hanggang sa ating muling pagkikita. Remember, let us love
the Philippines. Sige po,